nakakabara. Okay, game. Yeah. Pag bumaba, forces you to use the Temple of Blades. Yep. Kasi pwedeng pwede kayo burst taken. Oh, Hilda. Kaya yung Hilda, it's a mission against Rambo. You don't mind getting bitten by the Rambo. And meron kang pansilip sa lahat ng pupunta ng RCPH. And Angel. Pumatong pa yung Angeling. Angeling. Ng see you soon. And ito pa yung nakakabali, Wolf. Yung Angela at Hilda, parang hirap pigilan for the side of RCPH. Very, very good picks. Yung RCPH ngayon, yung kailangan nilang jungle of choice is, una, hindi dapat na gugulo ng Angela Hilda. Yep. So, medyo nasa tank tayo. Either Baksha or... Actually, Baksha na lang, no? Or Karina. Pero... Honestly, either way, you're cornered by the Lilia pick, eh. Kasi yun ang... Din. Yung assassins, suddenly bawal kasi may Angela at saka Hilda. And then yung tank, hirap kasi may Lilia. May Lilia. So either way, you lose the battle. Pero yung hope for the comfort, Karina, pwede man kahit. At the very least, it's a sustaining hero na HP-based ang kanyang damage output. And all due fairness, ayaw natin maging biased dito, but we still favor RCPH. Kaso nga lang, parang naipit sila sa ibang factors ng draft. I do like the Franco and Beatrix, though. Net, what do you think? Final thoughts? Kahit huwag ka naman predict. Mahirap for Pilipinas, pero Pilipinas pa rin. Let's see kung makakuha ng first blood ang Philippines. RCPH is gonna be facing. See you soon. Throw it over to the casters. From Kingslayers, now Kings. It is time, it is bias time. RSG Philippines laban sa See You Soon. Ate Mo Chantel, kasama natin si Santi. At ito ang ating mga players ngayon. This is game number one, ating best of two series. Sino nga ba talaga ang unang makakakuha ng first blood for the series? Santi, nakita natin yung draft na ilatag na natin dalawang teams. Sino sa tingin mo yung parang medyo lamang sa dalawang teams natin? Sabi nga natin dito, based din doon sa ating analyst na si Midnight and si Wolf, nasasabi nga lamang nga daw yung side dito ng See You Soon. Pero based on this lineup kasi ng RSGPH, comfort naman to. So kumbaga parang comfort over the lineup na may kita natin magbaka dito. See You Soon, sila yung runner-up ng MPLKH Spring Split. So hindi sila yung champion. So against the MPLPH champs, sobrang tricky nito. Now, there is light. The Iron Hawk will connect and RSGPH as of now, ito yung mga favorite heroes nila na since MPL pa lang, lahat tayo napapanood na natin kung paano gamitin. O, kung baga napakaganda ng binanggit mo dito that these are comfort heroes for RSG Philippines. Si Eman, galing sa ating rap battle. Shotgun ni Eman, nandito din yung isa sa mga makakunat na hero ni Nats. And this is a good thing for RSG. They wanted to opt for a specific lineup kung saan hindi na sila maninibago. Yun ang ikita natin ngayon. For CSU naman, we could see a difference in terms of their rotation as compared to how they were playing during MT. Pero top play natin, that is First Blood from Ra. See you soon here, showing us Lilia Golden, ang pangtatapat nila doon sa shotgun ni Eman. At ang ganda ng early rotation coming from Boxy here, na talagang kailangan nga talaga nang bugbugin itong si Eman, dahil pag napabayaan ito at nabusog talaga doon sa kanyang farming, magiging malaking problema siya against See You Soon. Pero makikita natin, usually kasi, ang pinakabinabantay ngayon is how the XP lanes will work. So para dito sa matchup natin, we have the Esmeralda and the Dyroth on the bottom lane. Mm-hmm. So ikaw ba, early part of the game, sino ba usually ang lumalamang pagdating sa mga gantong matchup? Definitely ni Roth, no? Na talagang yun nga yung direct counter against an Esmeralda in terms of laning. Pero meron talagang mga players na pagdating dito sa Esmeralda against ni Roth, kaya nilang galawan na hindi sila basta-basta maluge. But there you have it, RSGPH securing the turtle objective. And ito yung kagandahan sa comfort Karina dito ni Demon Kite. Kung mapansin natin ngayon, for the son of RSG, ito na naman yung binabanggit natin na that they are playing in a textbook way wherein meron sila mga checklist mga kailangan nilang gawin para makaangat sa kanilang kalaban. Kung mapansin natin for Light, that is actually the boots for the speed. So mas gusto nila dito na maging mabilis yung kanilang rotation, because this is a Franco that we are talking about, at pwede talaga siyang mamontra against the players of See You Soon. And again, for this match, napakalalim na nakataya dahil tayo lang ay naka-best of two. Pero nga lang si Bak may iwan dito, and that is a kill for the side of
RSG. Sobrang ganda ng desisyon ng RSGPH doon. Nabigyan agad si Boxy dahil nga yung early rotation na ginawa niya kanina onto Eman doon sa gold lane. Malaking pag pullback doon sana sa pag-abante ng kalamangan dito ng RSGPH in terms of the gold. Pero kung mapapansin natin dito ngayon, Chantel, si Light inaalagaan na rin si Eman O kung kailangan na nila ngayon yung mga heroes nila dito na as much as possible gusto mo maging matabang the late game. Early game pa lang, bigyan mo na ng chance na magkaroon ng farm, which is actually translating into our game dahil si Eman ngayon nating top player in terms of gold. So napakabilis din niya mag-clear na minion wave, and look at Naps on the bottom lane, napakabilis din niya na makapag-cut dito against an Esmeralda, which is supposed to be the hero na mambabalagbag sa kanila. Alam na alam ni Nats kung saan siya pwedeng tumakas. Flicker papunta doon sa mismong Cyclone, but Light goes down. Pero mukhang trade lang yon doon sa Gold Laner. Definitely worth it for the side of RSGPH. But here comes Sensei, will try to battle it out. Pero Tempest of Blades pa atras ang anyang gagamitin. So this opens up for RSGPH. Nakamuha na ng turtle kagad-agad. Oo, kumbaga, nasi-set up nila Wala nakukuha dito yung CSO na pwede nga pangpalit doon sa kanilang nagiging rotation. Hindi sila nakakapag-convert ng kanilang output doon sa rotation na kanilang ginagawa, which is a very good thing dito ngayon. Pero sa RSG, tama yung binagit na Santi dito, silang unang nakaposisyon sa ating turtle as of the moment, although nandun si Boxy sa may brush na yon for the vision. So, these are the times we're in. Masasabi natin na itong RSG ang nagsiset up ng tempo dahil this is again another turtle secured for the team. Si Yusun na ang kukuha ng first blood. Sa kanila na rin yung unang pagkalugi sana. Kaso nga lang yung RSGPH, pabilis bumawi. And ngayon, meron nice, pang kagat and Eman here. Makakabawi ka agad-agad. Another hook coming in from Light and two man down from the side of See You Soon. Ito na naman yung mga moments kung saan sinasabi natin na grabe ang connection ni Light at ni Aqua. Pagka-hook na pagka-hook, sakto yin yung overturn para sa kanila. It's all about teamwork for RSG right now. Pero middle lane natin, kamuntikan pa si Ember. And kahit na feel like Santi, pagka hindi talaga napagana soon enough ng CSO ng kanilang Angela, mahihirapan sila later on. Yung Angeline, kailangan lang i-activate. Pero yung combo talaga ni Light tsaka ni Aqua, alam mo siya, parang photosynthesis to Kaya effective. Andiyan yung tubig, di ba? Tsaka yung ilaw. Sunlight. Ganun kasi, pero ngayon mo nga itutuloy sa pagkababa na down. Mukhang delikado. But there goes the kill coming from Felix Boy Loy. And mananaig ang si Yuson doon sa mismong skirmish sa may bandang ibaba. Pero makikita natin ngayon para sa ating gold lamang pa rin ang RSG. So pwede sila makakuha ng objective dito sa ating middle lane. But as of the moment, see you soon, they are trying to focus their objectives on the side. So nats ang kanilang kunuha. Kailangan mo nalang bawasan dito para somehow ay ma-open nice up one. Yung offensive state ng RSG sa ating laban. Pero ngayon makikita natin para sa ating dalawang teams, medyo nagkakasipatan pa Hindi po talaga ito yung klase ng laban na usually makikita mo na may sagot sa kada bitaw ng isang team. That because they are calculating kung saan mas magiging maganda para sa kanila. Eman ngayon ay nasa bottom lane na habang si Demon kahit mukhang mahuhuli dito na si Yusun. Mukhang napasobra nga ata siya dito. Hindi enough yung follow-up ng RSGPH para iligtas siya. And ngayon, sakto-sakto pa yung timer doon sa mismo pag-uong. So see you soon. Somehow, nai-equalize nila yung mga kalugian kanina mula doon sa mga trades. But there you have it. Another kill coming from RSGPH. But andito na nga yung Heart Guard. Plus, andito na rin yung kakunatan ng isa din na si Boxy. Napakakunat talaga. Meron mo sa Hulk. Kaso nga lang makakatakbo kaagad-agad. Pero habol siya ni Eman. Sniper switch. At atano nga sa isa. Pero mukhang hindi enough. Payong kapatid kami from Aqua. Saktong-sakto pa sa kanila. That is a killing sweep. Pero hindi pa tapos ang ating laban. Sira dito kasi kanilang gustong buhanin. Sensei with that Tempest of Blades. No damage from the Ling at mapipilitan na umatras dito sa ating mga players and ating team fight on the bottom lane. It is 4-8 for this almost 7 minute and 30 minute game time. RSG right now, nakuha nila yung kanilang momentum and pwede nilang kuhanin pa yung middle lane dito ng CSU soon. Pero pwede nito mapensa, Felix Boy Loy ang nandito. Munti ko na akong masabi, joy ko. Enjoy mo yan. It rhymes twister. It rhymes Parang sinadya ata ni Felix. Ganyan nga to para mabulo yung mga PH casters. Pero may makakabasag ng Tori ang RSGPH tapos agaw purple buff.
This is surprising na kanina, unang napita si Demon Kai, pero kung titingnan natin na maigi, yung si Yusun dapat yung lamang doon sa laban na yun eh. Pero si Eman, nagawa niya pa rin ang paraan na andito yung damage ko eh. Andito yung shotgun, andito yung sniper. Pag bumalasa talaga siya ng mga baril niya, talagang hindi pa yung kalaban. Oh, speaking of mga baril at bala ni Eman, that is 25,000 damage dealt in totality para sa ating laban. Pwede natin masabi na talaga naging effective dito yung pagtulong ni Light para magkaroon ng space ang Beatrix ng Pilipinas. Again, this is Eman with the shotgun. Napakahirap yun para sa Serious Zone na pumwesto even for Felix Loy Boy Loy on this game, and bottom lane destroyed by the Philippine team. Super clean decisions coming in from RSGPH. Kung hindi kumonekta yung Iron Hawk, back away tayo, kuha tayo ng tore. Pag nakuha natin yung tore, try ulit mang hook. So parang cycle lang yung itagawa ng RSGPH dito. Yung mamang problema yung Serious Zone if tumama yung Iron Hook ni Light. O kumaga parang ilang millisecond kasi yun na pwede makuha sa kanila. Pero sa boxing dito, may pilitan na maultihan or gamitan dito na andyan na ng kanyang heart guard. And it is something that is good for RSG kasi another ultimate na na-exhaust. Pwede nilang after to, ay pwede sila naman ang mag-advance against against Season. Si Boxy kasi marupok eh. Kailangan proteksyonan yung heart eh. Kailangan guard. Ikaw ba? May protection ba? Hindi ko masasalit eh. Ikaw ba? Ay, parang mali. Huwag ganun, Santi. Huwag ganun, Santi. Pero nga lang, mabalik tayo sa ating laro. Magagawa pa nga dito or nakuha actually ni Sensei ang kanyang buff for this match. And again, RSG right now, yung kanilang positioning is more on the timers kung kailan lalabas dito yung mga buff ng CU soon. Even for the Lord, napakabilis sa kanilang positioning doon. 29k versus 25k. Although for this one, mabilis lang kasi for CU soon na makapag-split push with the Ling, yung kanyang mobility, and even yung kanyang pwedeng pwestuhan dito sa ating mapa. But for CU soon right now, ano bang pwede lang gawin para makahinga dito sa offense ang ginagawa ng RSG sa kanila? Tama yung ginagawa nila ngayon eh. Nag-a-advance ng clear ito nga si Sensei with the Ling. In terms of mobility, magagamit niya yon. Kailangan lang i-continue yung ganun. At the same time, dapat maging maingat pa rin sila na hindi sila mapitasan. Kasi if ever man na magtuloy-tuloy lang yung ginagawa dito ng RSGPH na kuha ng objective, basag tore, try mag-pick off, talaga mahihirapan sila. So it's up to Sensei kung paano niya kukontrolin yung incoming minion waves doon sa mga lanes na malayo yung mga members ng RSGPH. Alam mo, nakikita ngayon for the performance of RSG, it is a performance na sobrang linis. So yung kanilang mga pagpwesto or kanilang pag-ikot against the CU Zone, hindi mo siya, kung ikaw yung CU Zone ha, hindi mo siya i-expect na gusto mo mag-backup, pero pagdating mo doon, wala na yung RSG. Na eh. Kaya natin nabanggit yung mga timers kasi ibig sabihin, ito na naman yung RSG, the usual RSG na napanood natin bakit sila nag-campdown sa ating MPL. We're in! Kapag alam nila na palabas yung specific na malaking objective, turtle, or other objective sa ating mapa, nandun na sila agad. And yun yung nakakatakot pag kalaban mo yung RSGPH kasi hindi sila nag-o-open up ng opportunity para dun sa mga kalaban nilang teams na makapitalize. Kumbaga, less yung errors na ginagawa nila, so hindi agad nakakapag-decide yung kalaban nila kung ano nga ba yung magiging reaction. Napapasunod nila dun sa daloy na gusto nilang gawin. Napakaganda dito yung napapasunod sa kanilang mga ginagawa. Kasi usually, di ba, ang nagiging problema, if you are really reactive on your opponent, hindi mo talaga, parang wala kang counter. Wala kang counter plan. You're just reacting kung, oy, nasa top lane kalaban natin, punta tayo ng top lane. Alam mo yan, kasi naging top Philippines back siya ka. Eh, wala. Ano, chamba lang yun. Parang hindi naman. Chamba lang yun. Parang hindi naman. Pero yung RSG kasi talaga, no, in terms of the playstyle, yung na-fix talaga nila dito, chance na, yung ibang-iba na sila eh. Ibang halimaw na sila doon sa season 8 na RSGPH. Tapos nung coming into season 9, regular season, parang nagsastruggle pa sila sa onsite. Parang may kita mo dahil nga, bago lang sila, pumasok sila sa MPL na online pa yung setup. So ito nga, itong ganitong klase ng arena, pwede mong sabihin na may pressure yung RSGPH eh. Pero hindi nila pinaparamdam. Kumaga parang yung RSG dito, if I remember it correctly, nung nga diba, nagkaroon tayo ng onsite event for MPL season 9, meron pa silang moment na tinanong kung ano ba yung naging preparation nila. Kasi this is a team na pwede natin sabihin na may question mark kung veteran team ba talaga sila or team na composed of mga bago talaga sa ating scene.
But what RSG management, RSG Philippines management did on MPL Season 9 coming to the on-site playoffs or on-site event sa ating regular season is that nagkaroon silang simulation. Pinatay, if I remember correctly, pinatay pa nila yung ilaw. Tapos yung buong vibes kung paano nila kung paano sila maglalaro sa on stage, sa on-site, para makuha ng mga players kung paano nila masasagutin yung kanong klase ng ambience. So parang sanay na sila sa madilim na setup, merong mga possible na ingay, pwede lang i-simulate din yun eh, na parang kumbaga may mga sumisigaw. And kasi kahit sabihin mo ano talaga, yung mga headphones nila parang wala kang maririnig. Meron kasi siyang konting ano eh, 'di ba? Parang background lang, hindi klaro, pero alam mong may nagsasalita. Parang may naririnig mo rin, parang yung nasa paligid. Yeah, actually factor 'yun eh. Pero ngayon RSG, based on what they're doing ngayon sa ating game number 1, we could really say that they are really prepared, and even on other interviews, binabanggit talaga sila na isa sa mga binabantayan sa mga mailing na ibang mga participating teams coming to MSC 2022. At nakikita natin ngayon sa ating screen, that is Eman with the signature Beatrix. And pag alam mo yung pag, diba ngayon nakikita natin yung mga players na sa likod nila, yung mga heroes, and yung mga heroes nila, hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila gamay eh, kasi these are the heroes na nagdala sa kanila para makapunta doon sa pagiging champion. And literal na yung mga heroes na nagdala sa kala sa Malaysia, di ba? Ang PH. Talagang nung sa MPL PH kasi nakita natin na usually nga Eman yung shotgun, nandiyan din yung Franco, mga hooks ni Light. So dito sa first game ng RSG, sa tingin mo ba too risky na i-reveal nila, since malamang inaaral na rin naman sila yung mga MPL PH games nila, di ba? Inaaral na rin ng mga ibang countries. Pero medyo napapansin ko dito yung dalawang junglers natin, halos same sila ng ano eh, same sila ng hero picks, assassin si Sensei tsaka si Demon Kite. Actually, to answer your question, yung ganong klase for RSG, given na scenario na lalabas nila yung mga heroes nila ngayon, feel ko hindi siya factor eh. Kasi they have Coach G nakasama nila ngayon, and Coach G is one of the coaches ng RSG, wherein siya talaga yung naglilista. Siya yung nagsistats, siya yung nag-analyze ng mga pwedeng bit-bit ni Coach Pano before for MPL Season 8. And kabisadong kabasado niya din because he was the coach of Demon Kite nung nasa amateur pa dito si Demon Kite. And habang tinitingnan natin itong mainit na laban, syempre nagkaroon tayo, nag-usap-usap tayo kanina kung sino nga ba mananalo at sinong sa tingin natin mananalo for this game. So ito ang ating talent predictions sa ating match na to. So this is again Season versus RSG. Walang kabayas-bayas, no? Walang kabayas-bayas. Para hindi dapat pitlado to, guys. Nasaktuhan lang na pagagising. Parang bet ko mag RSG jersey. Mag RSG jersey ngayon. Presko eh. Presko kasi ngayon. Sumakto pa eh, no? Ewan ko na lang kung kung may ibang caster na hindi bumoto for RSG. Na-imagine ko yung pang-answer sa kanya. If ever lang na magkaroon ng ganun, sila ko yung graphics na yung magkakamali pagka ganun. Pwede yun. Na nagkamali lang ng lagay. Logo, na switch lang bigla, kumbaga, ng pangyayari doon. Pero so far, for this game, parang nakakakita tayo ng mga multiverse. Nakakita na tayo ng multiverse kanina for Chico. Meron din tayong mga... Sina, Dita? Ayaw mo na. Dili ka na lang mag-talk. Dili na lang. Pero ngayon sa laban natin for season. Kasi kabisado na natin si RSG. Parang ano ba yung sa tingin mo na somehow nagbago dito sa team? Ito kasi last time na napanood talaga natin sila is during M3. Mm-hmm. And nung M3, lahat ay nakatutok sa Siyuson. But for their MPL run, gaya ng binanggit mo kanina, Impunity KH ang nanalo sa kanilang regional MPL. So, what changed for Siyuson? For Siyuson naman kasi parang
malakas na sila talaga dati eh. Nung M3 pa lang sila ngayon naging representatives. But for Impunity KH, nung pinanood yung Spring Split nila, talagang sinuit kasi sila nung Impunity. So that is really surprising dahil nga yung CUC yung i-expect mo eh, na talagang aarangkada doon sa Spring Split nila sa MPL KH. But in terms of the changes, parang dito kasi pumasok nga yung new players nila. Andyan si Ra, si Sensei. May mga bago silang players. So kumbaga yung pag re-roster, kasi pwede nating masabing malaking factor yon na masasabi natin na kailangan pala mag-adjust, kailangan lang i-build yung chemistry. Pero kahit ganun yung nangyari, isipin mo, nandun ka pa rin naman eh, runner-up kay. So malakas pa rin sila. Sadyang mas malakas na yung Impunity at that time. Malakas pa rin ang ating dalawang teams, pero may kita natin mamaya kung sino nga ba ang mas malakas between RSG Philippines and CSUN. This is the official Tagalog broadcast of MSC 2022. Magbabalik tayo sa continuation ng ating laban after a short break. Personalized based on what you want. Pares tayong gumaganan sa auntie kanina. Meron ka namang skin? Oh, nakuha ko na yun. Nakuha mo na. Ay, ikaw, hindi ba? Hindi ba ba? Sana. Makita yung gaganan skin. Nanaway tayo, nagbabalik guys para sa ating laban. Nandun tayo pa rin tayo sa ating game number one sa mga bagong dating sa ating stream. So, going back to our match, we both agreed during our break that CSUN is somehow reactive sa kanilang laban. Okay. Makikita natin ngayon kung magiging reactive pa rin sila as we are back into the land of dawn. This is a 10-minute game time. Makita natin, there is the Lord for RSG Philippines. At CSUN naman ay mapipilitan na dumepensa sa additional item para sa ating mga players. More on the defensive side. Habang si Sensei ay nandun sa may bandang side ng RSG Philippines and RSG. Grabe naman si Eman doon. Tutok na tutok ang kanyang bala. Iniis na, hyper ng walang minions. Yan talaga yung daya eh. Pagdating dito sa isang Beatrix, no? Talagang makakapag-push ka kahit na wala pang minions. So, kailangan laging tauhan ng CSUN yun, yung mga moments na gano'n. Nabasag yung inhibitor current nila sa baybandang ibaba. Delikado na rin yung top and mid lane nila. So now, yung CSUN, parang wala nang choice kundi mag-stay na lang doon sa mismong base. Oo, kung makakailangan talaga na mag-stay ngayon sa kanilang base dahil ang pinapagkukuhanan nila ng damage ngayon is Ra with the Lilia. Habang ang mid lane nila ay masisira na RSG Philippines. More on the objective, more on the turrets ang kanilang gustong kahuanin. Just look at the pressure. Diba nandun ko si Light na pwede biglang mang-hook, basta-basta. Uy, at nandun yung mga players na CSUN kanina. Pero boxing! Halos wala ng buhay doon. Damage dito ng RSGPH na na-force out na naman si Ember na gumamit ng kanyang heart guard. And without the heart guard, mas nagiging confident yung RSGPH na mag-initiate doon sa mga clashes na yun na parang i-force natin to. Wala na silang means of escape. Kahit malapit sila sa base nila, kayang-kaya natin i-take down. And may kita natin ngayon para sa ating mga players. We have almost a full item for the Beatrix. So this is deadly para sa side ng CSUN. Dahil wala talaga silang pwedeng pangkuha doon sa Beatrix. Napakahirap para sa kanila pumasok. Pero kung sino mo na play, mega kill na dito para kay Eman.
Huli yung isa, tapos sniper na naman, Rise super low at mapipilitan na siyang mag-back away doon sa kanyang base para mag-regen lang or SGPH ngayon nakapwesto pero mukhang magkakamali na sila. Nice one! And babagsak agad si Ember, tumandaan mukhang isa pa mapapagumba, Sensei also. Also si Ryan, si Foxy na lang natitira and or SGPH will take game number one. Pinas lang malakas 1-0 para sa ating laban. Kitang-kita reaksyon natin mga players and even the watch party nakasama.